Okay mga Abiyan, previously, bumisita po tayo sa Sacred Heart Center. Nag-walking tour po tayo sa loob ng chapel at nasaksihan po natin ang kagandahan ng paligid. At binisitahan po natin ang Provincial Park, Capitolio at Cathedral at Rojas Downtown Center. Ipagpatuloy po natin ating biyahe and then forget na rin mag-subscribe at and hit like button. Next destination. So, puntahan po natin ang tinawag nila dito na Wall of Alcatraz. Ay, sorry, the Ruins of Alcatraz pala. To get there, dadaan tayo sa main road nila. From city center, madadaanan natin mga malalaking mall tulad ng City Mall, SM, at saka madadaanan rin natin ang Rojas Airport. And ancestral house ng mga Rojas. Tsaka madadaanan rin natin ang mga Bye Bye Beach, then seafoods restaurant. Medyo may kalayuan, tapos if ever na you're coming here with private vehicles, libre lang po ang parking, wala pong bayad niyan. At tsaka wala po tayong entrance fee. So mag-ingat po tayo if ever na meron pong sumisingil na entrance fee. So just a quick info, ang property na to is supposedly resort. Pagmamayari ng mga Bermejo family, but unfortunately hindi po siya natapos at saka inabandona na rin. We visited this place na sana po makakuha tayo ng drone shots, but unfortunately hindi tayo nakapag-register sa ka-app. So yung advice po ng mga local, huwag na po na magpapalipad ng drone, baka naman na baka ma-interfere ang signal ng controller at saka drone. So based po sa experience, sabi ng mga local, may mga nagpapalipad rin ng unauthorized drone, pero usually bumabagsak lang po ng biglaan. So we have to avoid na rin na penalty from the city government. At syempre na rin sa kaligtasan po ng mga Rojas, dahil malapit lang po ang kanilang regional airport. So just imagine na if ever na natuloy ang kanilang resort, siguro maraming tao dito. Dahil napakalawak po ng property and overlooking na rin po sa Rojas City ang kanilang position. Not only city view pero sa beach na rin. Imagine if you are guest here and then pagkagising mo ganito yung view from your room. Napaka-relaxing po. So, sayang lang talaga na hindi natuloy. If ever na bumisita kayo sa Rojas City and then interested po kayo sa Ruin of Alcatraz, sabihan nyo lang po yung mga tricycle driver na ihatid po kayo dito. Actually, hindi pa ito masyadong kilala sa mga tourist because hidden spot po siya at medyo may kalayuan from city center. Alright, after spending for a while sa Ruins of Alcatraz, we decided na we're moving on to Panay Church because hindi rin tayo makakuha ng drone shots for our cinematic. So maybe next time, pagbalik natin dito, kukuha tayo ng permit from CAP. Then hopefully, makakuha tayo ng drone shots. Maganda sana dun eh. We'll be right back.
Alright, so walking through muna tayo. Hopefully nagustuhan niyo po yung cinematic natin. Medyo hindi lang kagandahan yung nakuha. Marami pa sana footage kaso medyo shaky yung ating video, yung ating drone shot. And we have to keep in mind naman na abot pa dito ang warning from CAAP. So abot na abot po yung radar sa Panay. And we have to keep in mind na hindi pwede lumagpas sa 60 meters. So ito po yung interior. Medyo naswertehan lang tayo dahil meron pong event yung church. And right now it's open. I think merong kasalan kanina or next few hours. Tignan natin yung loob. Small history lang po tayo while walking through. This is actually the second spot of Spanish settlement from Cebu. Dito po nag-retreat si Miguel Lopez de Legazpi after sa attack ng mga Portuguese at kasama na rin sa food scarcity sa kanilang first settlement sa Cebu. So historically, ang Panay Church is the second oldest church in the Philippines or maybe in Asia. Naging sentro rin ng simbahan to spread Christianity sa buong kapuluan ng Pilipinas. So if ever na you visited here, sa harap po meron pong big bell, almost 5 feet. It's actually a replica. So the original bell is actually nasa taas po ng bell tower. So don't be fooled. So make sure po na give time para umakyat po sa bell tower para makita yung the second biggest bell sa buong Asia. It's actually made of coins from the local people. So nag-donate po sila ng mga barya and yun pong mga barya na ginawa para sa kampana. I believe yung bell is 7 feet tall and weighing probably 10 or 11 tons. And based po sa records sa history, it's more than 70 sacks of coins collected from the townspeople or through a quetta system. So I'm not sure ano pong ibig sabihin ng quetta system. So if you ever know, comment na po sa baba. And the bell was completed in December 12, 1878. So meron po siyang kasamang maliliit na bells around sa original na large kampana. And the bell has inscription na Spanish but nakasulat na Soy la voz de Dios que ilavera y ensaire des beste. Bala na kayo dun. Hindi tayo makabasa na ano ng Spanish. Ilagay ko na lang po yung screenshots sa ina sa video. So kayo na po bahala magbasa. And with English translation naman po. And this is the bell I've mentioned earlier na this is just a replica. So yung original na bell is actually on the top of the bell tower. And the building right behind it is actually the parish office. So dito po yung nag-opisina yung mga church officials. Napakaganda nung walls ng church. Napaka-antique niya. It's made of bricks but I'm not sure lang na kung ano yung exact materials na ginamit. So, kailan ba natapos ang itong simbahan na ito? See, it's actually called, ang Panay town is originally called as Bamban. Meron po naunang church dito, pero nasira po nung constructed po siya noong 1774, pero na damage po sa typhoon in 1876. Pinatayo po yun ni Father Miguel Murgaya. So sayang lang medyo nahinginayang po tayo dahil nasira po sa
dahil po sa typhoon. So a bit correction lang po sa sinabi natin kanina. Yung bell is actually 7 feet in diameter, hindi po 7 feet in tall. So 5 feet lang po siya and weighing exactly sa 10,400 kilograms. And this part here, they have the old Spanish well. So I believe na the same well na ginamit ng mga Kastila dati. So nakatag ano po siya, meron po siyang takip sa taas. I'm not sure if functional pa. And I believe purpose nito is for visitors na lang. And they are preserving sa heritage. Mas kilala po siya as Fuente de Vida. I'm not sure how accurate, pero kayo na po bahala sa 12 flower pots of pepper na pinadala ni Miguel Lopez sa Spanish King at that time. Marami na siguro nasaksihan ang Spanish Well sa mga nangyayari po sa paligid. And probably maraming siguro archaeological items sa ilalim, ano. Baka maraming old coins. I don't know. So if ever na pumunta kayo dito, don't forget na rin na mag-donate na kahit anong amount para po sa maintenance ng church. Hindi naman siya mandated. But malaking tulong po yun. Alright, so let's move on sa ating next destination, which is, I believe, 3 hours from here, going to Pilar. Magda-drone shot lang po tayo sa rock formation sa bayan ng Pilar. Okay, on the way na tayo papuntang Pilar, I think probably more than 2 to 3 hours ang biyahe natin. So hindi ko na lang papakita yung lahat ng mga video natin sa pagbiyahe because medyo stress na po tayo sa biyahe. And on our way to Pilar naman, corrupted po yung ating footage, which is very sayang dahil marami pong nakuha nating footage sana yung event na nangyari. When we passed doon sa main ng Pilar, actually meron pong parade. So sayang nga lang na corrupt po yung ating footage. So to close our Capiz journey, ipapakita ko na lang po yung mga recap natin. Recap sa ating journey as a cinematic. But before that, shout out pala kay Sir from Arevalo na nakita natin dati sa kanina sa Panay Church. So he's doing solo ride before year end, before 2023 closed. He's actually a veteran's endurance ride. He already looped sa Panay for more than 7 times. So shout out po sa iyo, sir. Nakalimutan ko kumuha pangalan mo kanina. And if ever napanood mong video natin, just comment lang po and we can connect. And yeah, so thanks for watching. Don't forget na rin na mag-subscribe sa ating channel for more adventures like this. Thank you and goodbye.